Here we go. Let me lift you up. We'll go right to the top. Let the sun come up. Together we can fly. All our hearts collide. Stay here by my side. I say we jump, we fly. We reach out to the sky. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. We're gonna fly high, feel alive. We're gonna fly high, feel alive. We're gonna fly high, feel alive. How are you? Oh, where's Anna? Alito ako! Alito ako! Bakit ka late, Anna? Ito pa sa entrance ka naman. Kanina po kita hinahanap. Do you mind explaining what's going on here? Balita ko, nahuli ka daw ng NBI. Talaga? Pumunta kasi ako doon, utos mo eh. Oo nga, pero ba't ka nagpahuli? Kasi illegal possession daw of cuteness. Ha? And meron pa ako isang kaso pa, isa pa. Ano yon? Unwarranted good looks. Nuts. Wow. Okay ang kaso mo ah. Cuteness and good looks. Ba't kami hindi nahuli? Akala ko ba nakaposas ka? Kasi nahuli ka, dapat may posas ka. Pinakawala naman ako kaagad. Ah, kasi nagpaliwanag ako na kaibigan ko si Susan Barley. Pinakawala naman ako. Sige, sige, sige. Batiin na natin muna ang ating mga audience. Good morning po sa inyong lahat and happy, happy new year. Welcome to Be Alive. Yes. Yay! Advanced Happy New Year to all the Lamininers and also to all the people that are watching in their homes. Opo, narito na naman tayo para panoorin ang mga karanasan ng mga kaibigan natin nitong taon na daan. Siyempre naman, kaya nga nandito ang Be Alive. At hindi lang yan, Ana, Tita. Special ang episode natin ngayon dahil babalikan natin ang mga kaibigan natin from the National Bureau of Investigation. Oh yes, at naaalala ko, Susan, sila yung naging opening natin, di ba, dun sa ating Season 4. Mm-hmm. Di ba? Kaya, ngayon naman po, we will end our season na i-feature po natin ang award-giving ceremony ng mga agents natin na naging tapat sa paglilingkod sa bayan natin. Mm. At syempre, they have their pieces on how health and wellness played an important part sa pagiging manggagaling nilang NBI agents. Without further ado, panoorin po natin ang special episode natin with our heroes and friends at NBI. Sila ang mga tagapagtanggol ng mga naaapi. Sila rin ang kalaban ng mga kriminal na lumalapag sa batas. We do operations against those who falsify NBI clearance and are engaged in clearance fixing. We also do the intelligence and counter law enforcement actions against criminal activities. Pangunahing tungkulin nila ang magbigay ng dekalidad na pag-iimbestiga sa mga kaso, lalo na may mga kaugnayan sa kriminalidad. Matindi talaga ang tungkulin na kanilang ginagampanan. We augment, support, and assist other investigative units as well as intelligence units when needed. Alertness, awareness, at tamang pag-iisip ang kailangan ng isang NBI agent. Sa investigation ng kaso, number one na danger dyan, kung mayroon kayo mag-aresto eh, paghahanap mo ng mga ebidensya, nakaganda lang ang stamina. Yung trabaho mo na maghapon, nabuting na ng gabi, parang hindi ka nakapagod ng todo. Nakakagaan sa katawan. Kaya hirap ng trabaho sa haba, siyempre, kailangan namin ng energy. Kaya nga, we want to stay alive and be alive. Kaya naman, malaki ang naging tulong na maipakilala sa mga maraming NBI agent ang tungkol sa Laminine. Ang mga NBI agents natin, ginagawa nila yung kanilang tungkulin kahit gano'n pa kahirap. At sana po, yung pagtitiwala nyo sa NBI, eh, nandoon pa rin. Kasi lahat ginagawa po nila para po sa kabutihan ng ating bayan.
Kasama sa kanilang trabaho ang pag-iimbestiga ng mga high-profile cases. Bukod pa dyan, kasama sa misyon ng NBI na protektahan ang mga testigo at maging kriminal na nasa peligro ang buhay. Bilang ahente, kailangan yan like ang focus. Dapat i-consider mo yung safetyness ng bawat isa, yung teamwork lagi nandun. Pagdating naman sa office, komportable siya, hindi kami narattle sa mga paperworks, magaan makaramdam, magaan gumawa ng trabaho. Kadalasan, nasasabak sila sa mga engkwentro dahil sa tawag ng kanilang tungkulin. Bukod pa dyan, matindi ang kanilang pinagdadaangang trainings para masigurong magampanan ang kanilang mga tungkulin. Yung asawa ko isang NBI agent din, and actually kasama ko dito. Pag nasa operation sila, andun din yung kinakabahan ka, pero pinagpipray ko na lang sila na lagi sila safe. At tulad ng sabi ni Hepe, keep everyone safe to stay alive and be alive. Kasi parte yan talaga ng buhay natin. We need to maintain good health, good state of mind. Kaya marami kami nakalinya mga activities for the coming years. At dahil sa Laminine, nagkagampanan ng NBI ang tungkulin sa bayan. Kaya gaya ng sinabi ng mga agents natin, napakahalaga na nasa good state ang ating kalusugan at kaisipan upang tayo ay makapagtrabaho at makapaglingkod sa bayan. Isipin nyo na lang kung gano'ng karami ang tao na tutulungan natin this year alone, this season alone, Susan. These are the law enforcers. Ito naman natutulungan din ng Laminine. True to life heroes ito. Truly very inspiring, Anna. Kaya naman po, NBI agents, ang tampok natin ngayong araw na ito dahil espesyal itong episode na ito. We will also have a special segment for our beloved doctors whom we also look up to as heroes of health. Tama. So, huwag po kayong aalis. Marami pa po kaming ipakikita sa inyo dito sa Be Alive. Stay with us. Bring to you today what Laminine has done to so many people. So, Dr. Mario, can you share with them the most phenomenal experience that you have encountered? Actually, for me, it's my mom. Okay, mm-hmm. My mom has macular degeneration. In other words, she's going blind in one eye. Wow. The macula in one eye has already deteriorated into such a condition that she cannot see anymore in that eye. Mm-hmm. Then I started giving her Laminine, no? After a few months, nasabi niya, she can already see at the center of the eye because in macular degeneration, yung center ang hindi makakita. So in order for her to see you, she has to turn like that and see you in the periphery. Oh, yun lang yung side lang. Tapos ngayon, nakikita niya ako. Sabi niya, the first thing that she told me that when, ay nako anak, matanda ka na pala. So naiyak ko ako doon. And Dr. Ria? My father nga is a doctor and I have a doctor brother. So we're a family of doctors. Mm-hmm. So I made sure kung meron akong product na endorsed, talagang quality. Kasi imagine kung hindi, di ba, dalawang doktor ang kukutusan ako. Kung baga, babatukan ako. So in short, you don't explain to doctors, you make them curious. Pero sa tatay ko, syempre libre, binigay ko pa. Titake mo. So, nung tinitake niya, maganda yung naging epekto sa kanya. Gaya nga sabi ko, my father has a COPD. Ang bad effect lang yun. Lakwatsero ngayon ang tatay ko. Pero nakakatuwa. Mm-hmm. Kasi before Laminine, madalas siyang nasa hospital or hindi na siya nakakakilos, difficulty of breathing. Ang dasal ko lang lagi, Lord, sana sa lahat ng nagtitake ng Laminine, matulungan sila. Lalo na po yung sa nanay at tatay ko, pahabain niyo po yung buhay nila. Pinakamakulit nga na kliyente o pasyente yung tatay ko. Anak, yung Laminine ko ha, huwag mong kakalimutan. Oh, sweet. Yung gift na prove ko sa kanila na if you could make a difference in one life, being a doctor, for me, it's worth it. Yung mga anak niya, ginagawang candy yung Laminine. Actually, talaga para sa mga bata, sa mga nanonood na magulang, huwag niyo pong panghinayangan na patry niyo yung Laminine. Kasi sa akin, worth it po talaga. Kumbaga, dumadaan lang ang ubusipon sa kanila. Marami silang mga kalarong bata. Tapos napapansin ko,
sila pang nagkaroon ng nadinaanan ng viral infection, as in saglit. Kuminsan nga, ma-absent sila sa school, umaga lang hapon, nagugulat yung teacher. Dok, ba't yung pa pinapasok? Ay hindi, gusto ng anak ko pumasok. Okay na siya, eh, wala na siyang sakit. So, it's really worth it. We all know that laminine is not a medicine. Yeah. It's not intended for us to recommend that you stop your medications. You still have to see your doctor and continue your medication. Yung laminine, no, it's not medicine. So, it's more than a food supplement because it actually helps your body repair itself, eh. Mm-hmm. No? Yung gamot siya para kalabanin yung infection o and whatever disease mm-hmm. there is. But yung laminine will strengthen your immune system, will strengthen your body, will give you proper nutrition para yung katawan mo kaya kalabanin kung anumang problema nandun. At saka kung ano ang sinasabi ng gamot dahil may fibroblast growth factor, tinutulungan pa ng laminine yung gamot na gawin niya kung ano ang dapat niya gawin. That's why we're trying to educate doctors to use laminine into their armamentarium of medications. Ang unang-una pong nasubukan kong magaling ang laminine ay yung pong ex-boyfriend ko, Doc, na lahat na yan na ng sakit na sa kanya. Nagkaroon na siya ng increase sa sugar, nangingitim na yung mga paa, COPD, lahat, you name it. Doc, believe me, laminine. Yung psychiatrist niya mismo nagsabi, what did you do? And now, sineshare niya sa lahat ng pasyente niya at natutulungan lahat. So, laminine gave that man his life back. If meron pa ho nagdududa na talagang laminine ay magaling, we would like to announce that meron na ho tayong merchant partnership with PhilCare. This coming 2014, yung mga PhilCare members, abangan niyo po yung mga benefits na makukuha niyo as a cardholder. I'm amazed with laminine. I remember one time we had a case where this child had only, I think, 3 months to live. And because of laminine. Yeah. Mm-hmm. One platelet na lang siya. Oh, you know? Oh, oh. Isa pa yung sa mga experiences natin. Yes, and yung arthritis ko nawala. And then talagang very energetic ako. But at the same time, I had very, very profound sleep. Yes. No? Yes. So it's amazing because it gives you energy on one hand, and on the other hand, it really... I started to dream in color. At saka napansin mo, parang tayo Tita Maggie, yung arthritis ko rin na wala. Tapos may asthma ako dati, Doc. Wala na, hindi na ako nag-albuterol. And then, bukod pa doon, yung energy level, lahat nagtataka saan ko kinukuha yung energy ko. And then one thing that I notice is, di ba pag when we age, yung mata natin, nag-yellowish na. Di ba? Bumabalik ulit yung glow at saka yung white. Nag-refreshen siya ulit. Yeah. Tapos pati nails, ano siya, yung nagiging stronger ang nails. Actually, at falling hair. Yung falling hair po, wala na. Kumukonte. You know? Oo, kumukonte. At nag-iiba-iba na. Lahat po ng mga pinakita namin sa inyo itong taon na to, ay puro po mga personal na karanasan nila. Wala pong kaming binayaran, wala po kaming dinagdag sa kanila pong experience po, kinwento sa televiewers dahil sa hangad din po nila na i-share sa inyo yung miracle ng produkto ng laminine. Dahil ang lagi ko pong tinuturo, pag natulungan po kayo ng laminine, huwag nyo pong ipagkait na i-kwento po sa mga kaibigan nyo at mahal sa buhay dahil baka po matagal na silang nagdadasal na magkaroon ng solusyon sa kanilang karamdaman, eh kayo lang pala ang nakakaalam ng daan paano po gumaling o makamtan nila ang solusyon na yon. At saka hindi lang kwento-kwento ito, meron din kaming 14 clinical studies. Yes. So for those of you that are a little bit skeptical, come to the office and get a copy of our clinical studies. And free infinitus training. Free infinitus training. Pwede, libre ho yung testing. And I can show you laboratory evidences so na yung pasyente ho gumagaling because I have tons, ganyan ho kakapal ang aking laboratory evidence. At saka po yung mga televiewers po na nakapanood po ngayon, okay, punta po kayo sa office at we will give you a free sample ng laminine para po masubukan po ninyo na talagang ano po ang effect ng laminine. Sa mga NBI agents po thank natin, you. Keep thank up you. The good job. We need you. This country needs you. We are all proud of you, of what you are doing for us and all our country. There is nothing if there is no peace. And you guys are providing that. To all our televiewers and to all the lamininers and to all the doctors out there and our supporters, GMA, salamat, maraming salamat. Taus-puso po kami nagpapasalamat. Ang show pong Be Alive ay para sa inyo. Sana po makita niyo po kung paano po yung passion namin at kung paano po namin kayo kamahal. Salamat po. We'll be right back.
recap of our season, ipapakita po namin sa inyo, mga kaibigan natin, na buong tapang na lumaban sa mga karamdaman nila. And through God's help, they have become survivors. And now they are advocates of health and wellness. Let's watch this special VTR. Matanda na ako. Sino ang magdagay sa kandilang dalawa? Hindi ko malaman kung ang gagawin ko sa dalawang anak. Umabot na 17 years na siyang may sakit na isopenia. Tuwing kakausapin ko yung mga doktor, sabi nila wala raw kagalingan. Nadamay at naapektuhan din ang isa pa niyang anak na si Mary Ann. Nung pinacheck up ko, sabi bipolar. Nung makita ko yung laminine, doon ko nakita ang pagbabago. I cannot stand on my own without taking laminine. Biglang pala nag-stop yung buhay ko. Tumamatay na ako. The cancer was diagnosed in August of 2010. I was diagnosed with stage 3B sarcoma, no, of the right mandible. It has metastasized to my cheekbone and to my parotid. It's a very rare type of cancer. My friend came all the way up here sa bundok ng Rizal and gave me laminine. And true enough, amazingly, this is no joke. I'm saying this out of love. I really got stronger. I noticed I could do things that I couldn't do before. I was cleaning the house, nag-attempt na ako mag-gym. Dancing ako 15 minutes. Napapansin ko as I'm taking laminine, palakas ako ng palakas. Dati hindi na ako makalakad ng matagal. Hindi ako maniwala na cancer na talaga. Nagingi ako ng extension sa buhay ko na sana pagalingin ko. Hindi pa tapos ang mission kung hindi ko iwanan yung mga anak ko. Saved by the Bell nang ipakilala sa kanya ang laminine. Nigitry ko, ma'am. Bigla mang tumaas mong hemoglobin ko. Kasi tuloy-tuloy ko lang iminom. Nakyat na ang hemoglobin ko. Bakit ikemo pa daw ako, ma'am? Taas naman yung hemoglobin. Hindi daw ako ikemo. At sa huli, knockout ang leukemia. Resulta, nagkampyon din si Ann, di nga lang sa boxing, kung hindi sa laban sa leukemia. Ngayon, almost 1 year na hindi na ako nag-transfuse. Noong February 27, this year, noong namin nalaman na si Saidin nagkaroon siya ng dengue at na-admit na siya sa Davao Duke Hospital sa Davao City. At 19 na lang ang natitirang platelets ni Seidel. Halos nasa bingit na ng kamatayan. Huwag ka mawala ng pag-asa, Seid. Meron binigay sa uncle mo ng laminine. Every 6 hours, papainom namin ito. Napainom namin siya around 7 2 capsules. After 6 hours, another 2 capsules. Then the following day, ibinigay yung result na yung platelet count niya na 18, naging 24 ho. Then, pagkahapon, naging 34 ho. 54. Pumunta yung dalawang doktor doon sa kwarto niya. Matagal nilang tinitigan sa side din. Amazing side. Malang mabilis yung recovery mo. Kaya pasalamat ka sa Diyos sa sisikan life mo na ito. I have 3 cysts. It was diagnosed as benign cyst. I have that cyst for 15 years. The pain is really unbearable. After taking laminine for 15 days, the 3 cysts was dissolved. Laminine is just used by God. Nagkita kami ng aking doctor, an OB-GYN. He told me na hindi maganda yung size ng aking tummy. It's abnormal dahil at the age of 38, dapat hindi na ganun kalaki yung tummy ko. Subalit naging normal ang laki ng tiyan niya at ang menstruation niya dahil sa laminine. After a month nag-menstruation ako, ang daming lumabas na malalaking mga blood. Natakot ako, so I decided to proceed to the clinic of my doctor. Sabi ng doctor, oh, you have a very good ovary. Pwede ka pang manganak. For me, I give credit to the Lord for using laminine doon sa nararanasan kong sakit. Had non-respiratory TB. At first, people were telling me that it looks like it's cancer. It's a fairly common disease, but it was uncommon in where it ended up. It accumulated in my neck, and it started to grow at an alarming rate. Within 3 days, it went from being under the skin
to a golf ball sized lump in my neck. It was noticeable, it was ugly, and it was very, very scary. Kailangan siyang operahan upang matanggal ang bukol sa kanyang leeg. During the surgery, I was already on laminine. I became very, very strong. Everything was okay. My blood pressure was down. My salt was down. My sugar was normal. And I went through surgery. I was walking within 2 days. I went back on laminine after consulting my doctors who approved it. And I took heavier doses. And within 1 week, I was cleaning the house. I was driving 3 days after surgery when I first started taking laminine again. Kung wala talagang laminine, hindi ako makakatapos ng araw na yun. Laging sumasakit ang ulo niya, nagsisisure siya. Bigla siyang tumumba, wala nang malay. Kalang ko, talagang yun ang katapusan niya. Kumatos lang doon sa emergency. Noong 2009, ay inoperahan si Loida sa hinang tumor sa ulo. Itong 2012 yung mata niya lubuwa. Pina-CT scan, ngayon ang rekomendasyon for operation ulit. Umayo na, ayun na yan, takot na raw siya at saka matanda na raw. Rekomenda kami sa radiologist. Sabi ng doktor, pagka tinirapin namin yan, malamang mawawala yung kaliwang mata niya. Pubulag kasi yung bukol na nasa likuran. Tapos yung kanan, baka maapiktuhan. Yung kakilala ko sa nights, nirekomenda niya yung laminine. Sabi ko, di, subukan natin. Nag-umpisa siyang uminom ng laminine. Simula nung July, hindi nagsisisyo. Napapansin ko yung mata niya, lumulubog yung eyeball niya. Pati yung fatty liver niya, nawala. Tsaka yung cholesterol, na normal din. Pati yung sugar ko, bumaba. Tsaka yung blood pressure ko, bumaba din. Normal, kaya nagpapasalamat ako sa laminine na tinitake namin. Regalo na ni Lord sa amin ito, kako. Pagising ko nga na malabo na yung mata ko at saka may napansin akong puti sa aking mga mata, eh doon na ako ginabahan. Eh ang sabi po ng doctors, kailangan ko po magpa-opera kasi may katarata. Nag-try po ako na nag-take ng laminine mula nung May until now, wala na akong nararamdaman ng paghirap ko sa pag-ihi. At saka yung aking mga mata ay gumaganda na. Nakakakita na ako ng ilaw, nadidistinguish ko na yung mga different color. Naniniwala po ako, Lord, na ang laminine ay malaking tulong sa aming mga may sakit. Naglalakad ako pa uwi, nakaramdam ako ng pain, banda sa singit ko. Pagka pa ako po doon sa scrotum, may mas. Natakot ako. It could be cancer, kaya meron akong cyst, baka hernia. Doon nung magkasakit na ako ng epididymitis, trinay ko din siya. Nung nag-try ako ng laminine, napansin ko, pag-take ko, after 30 minutes, painful siya. Dinitiis ko yung pain almost for 3 weeks. Pero napansin ko, yung mas na matigas na bukol, lumambot na, tas parang nadudurog na siya ba. Tas tinuloy-tuloy ko yung inom good for 2 months. Yung mas, nawala na, tas wala nang pain. Pa-ultrasound ako, nakita ng doktor, sabi niya, Nolan, wala namang problema dito sa scrotum mo, ha. Chinek niya lahat eh, pati nga yung stomach ko, chinek sa hernia. Sabi niya, wala, clear. Testicle ko, tinignan nila, walang bukol. Yung mga gilid, sabi niya, Nolan, walang problema dito. Doon na ako talagang bumilib sa laminine. We're gonna fly, 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 high, be alive! Believe that the year is about to end. Grabe, Susan, ang bilis ng panahon na, no? Can you imagine, 1 year na ang Be Alive! Ano yun lang yun? Ang dami nating buhay na iligtas. Tama. Ang dami-dami hong tumatawag sa amin, nagpapasalamat ho. And as usual, itanagi, pasalamatan natin ulit si Susan Barrio. Hag, 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 hag! See, we have to enjoy what life has to offer. Wala naman sa edad yan. It's in our perseverance to keep ourselves healthy and strong, di ba? Alam nyo, yun lagi ang puso ng programa natin. That we want people to stay healthy and happy. Dahil pag maginhawa ang pakiramdam natin, mas maligaya tayo. At kapag tayo ay masaya, we can spread that
happiness, di ba? And to all our televiewers, hindi po kami nagsasawang magpaalala sa inyo na kung gusto niyo po kaming tawagan, you can get in touch with us to the numbers po ito sa contact information natin sa screen niyo. And of course, Ana, no, Tita Maggie, let's not forget to share with our televiewers the secret of our beauty. Si Doktora Nasal ng Isa Derma. At syempre po, yung Laminine. Dahil kung walang Laminine, edi forever wala kayong yan. Cuteness katulad ko. Nasir! Maiiligal cuteness din kayo niyan pag nag-Laminine kayo. Huwag kayong mapapahuli sa NBI, ha? Of course, kung mahuhuli kayo dahil sa cuteness, sama ako dyan. Sorry. Sama din si Tamagi, ano? I hope that you have enjoyed the year 2013. Sana po, kung hindi pa po ninyo na isi-share sa mga kaibigan ninyo at mahal sa buhay, ang miracle of how to be alive. Alabangan niyo po kami sa 2014. It's time to share it because it's almost a sin, it's almost a crime not to share Laminine. Be happy, be healthy, happy new year, be alive! Be Alive would like to thank the following.